Eh, alamin natin, yun ba ang balanse na hinahanap po ng ating po mga manggagawa? Makakapiling po natin na sa, saan ho ba? Linya ng telepono. Ah, ang Secretary General po ng Kilusang Mayo 1, si Jerome Adonis. Ka-Jerome, magandang hapon po, Tony and Casey. Magandang hapon, Tony and Casey, at sa lahat po ng nakikinig ng teleradyo. Magandang hapon po. Alam mo, kayo ho ba nakakapag-holiday ho ba kayo? Na-enjoy niyo ho ba yung mga holiday? pambihira po. Pambihira. Pambihira. So, appear. Kapag holiday, may pasok ka pa rin. Hmm. Opo. Ah, okay. Eh, kapag ganun may... So, ibig sabihin, hindi mo napapakinabangan yung mga holiday. Eh, paano nga kung gusto pang bawasan yung mga holiday? Ano ba ang mangyayari sa inyo? Kunwari, Well, unang-una po, medyo nakakadismaya yung narinig natin kay Senate President Jesus Cudero na bawasan yung holiday on the argument para gumanda na po yung productivity or services ng mga manggagawa. Ang tingin po natin, deserved ng mga manggagawa na makapagpahinga ng maayos kasi nga po, marami sa atin nagtatrabaho more than 8 hours. Hindi lang natin magawa yung 8 oras na trabaho kasi nga po, hindi nagkakasya yung ating sweldo o yung ating sahod para sa gastusin ng pamilya isang araw. Kaya kahit gusto na ho natin magpahinga, mas pipilitin pa natin na pag-overtime, kung may overtime, kung wala namang overtime, paglabas sa trabaho, mag-extra income tayo. No? Marami hong mga manggagawa natin na pinapasok yung mga extra income instead na nagpapahinga na. Ngayon, on the question po na para gumanda yung productivity, like for example, yung mga government employee natin, gumanda yung services po sa ating mga kababayan, ang tingin natin hindi dahil bawasan yung mga holidays. Kung hindi talaga, seryosohin ng gobyerno na itaas yung kanilang sahod sa level ng nakabubuhay sa kanilang pamilya para masustentuhan nila yung lahat ng pangangailangan ng kapamilya araw-araw. Kasi po, kung maayos yung sweldo, di masaya siyang magtatrabaho, 'di ba? Tataas yung productivity ng manggagawa, tataas yung quality ng kanilang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga government employee natin na mga rank and file employee na direktang ka-communicate ng ating mga ordinaryong mamamayan kapag nag-a-ask po ng mga services sa gobyerno. Tapos sana talaga ma-feel ng mga manggagawa na meron silang security sa trabaho. Gawin silang regular na empleyado, both public and private. Kasi tingin po natin, isang step siya para mabawasan yung napakatinding pressure na kinakaharap nila at doon po nagmumula yung tingin namin na nagkakaroon talaga ng epekto yung serbisyo at productivity ng mga manggagawa. Kaya po, ang stand namin, hindi para bawasan pa yung holidays, kung hindi, ayusin talaga yung legitimate call ng mga manggagawang Pilipino, both public and private. Totoo ka. Kasi yan din yung naisip ko, Jerome. Bakit pinag-uusapan yung productivity? Eh, kayod na nga ng kayod eh, kahit atong pang mangyari. Pero, dapat worth it. Yung bang ganun ba? Parang ito na lang nga din. Kapag una-una, hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon nga na ma-enjoy yung mga holiday. Kasi yung karamihan sa ating mga manggagawa, hindi ba? Talagang papasok pa din kasi nga kulang yung sweldo, hindi ba? Ang isa pa dyan, sana yung buwis na kinakaltas sa lahat, eh nakikita mo naman na may pinupuntahan talaga, di ba? Opo, tama po kayo. Eh kami nga po, even Sunday, no, tinatawag natin, family day, Sunday kasama sana yung pamilya, at syempre yan din po yung panahon na magsisimba tayo para magpasalamat sa lahat ng nangyari sa atin in one week. Minsan po talaga, karamihan, hindi na natin nagagawa yun kasi even Sunday, kailangan mong magtrabaho, lalo na yung private sector. No? Kaya medyo tingin nga ho namin, mas tignan do sa ganung aktual na konkretong kalagayan ng mga manggagawa, yung tinatawag nila, doon sila mag-start ng pag-improve ng services. Improve muna nila yung situations ng mga manggagawa. Kasi sure ako, sure tayong lahat, kapag maayos po yung ating mga benefits at sahod, correct, ano po, masaya tayong magtatrabaho at mag-uunlad yung natin sa Pilipinas, magko-contribute po yan. Oh, wag naman po nilang i-deny yun, no, na parang ano, kaya po yung
para bang kaya bumababa yung productivity o kaya bumababa yung kalidad ng serbisyo ng ating mga government employee dahil sa maraming holidays. Hindi po kami naniniwala sa ganung ano. Actually, yung dun sa mismong idea no na binanggit ni Senate President Chis Escudero na bawasan yung holiday, gusto daw niya na tularan no yung sa Amerika na wala yung holiday kada bayani, kung hindi lahat ng mga bayani at saka siguro kaarawan or holiday ng pangulo, dating pangulo, pagsamahin na lang, pag-isahin na lang para hindi yung hiwa-hiwalay pa na holiday sa bawat bayani. Ibig sabihin nun, kunwari, Bonifacio Day, Rizal Day, Ninoy Aquino Day, pagsamahin na lang daw sa isang petya para hindi na hiwa-hiwalay na holiday. Do you agree or disagree? Spin a win. Well, medyo natawa, po, alam niya yun. Go. Medyo po mahaba-habang debate yan kasi nakatungtong po yan sa ating historical value. Correct. Medyo mahirap pong pasukin na pag-isa-isahin na kasi in the first place, iba-iba naman yung kanilang naging contribution sa bansa natin. Tumpak. Iba-iba naman yung kanilang mga... So tingin natin, balik tayo dun sa point na yun. Hindi kailangan baguhin na pag-isahin yan para so-called mag-improve yung productivity at serbisyo. Mm-hmm. So, panatilihin natin yan. Mm-hmm. I-address natin yung mga dapat i-address na matagal ng problema sa ating bansa. Alibaw, kanina po, narinig yung usapan nyo. Mm-hmm. Dahil po sa baha, ang daming mga kababayan natin na leptospirosis. Mm-hmm. Diba? Spirosis. Mahirap yung leptospirosis, Jerome. Ibig sabihin nun, nasusunog ka. Opo. Yung gano'n. Kulang na mga doktor, kulang na mga nurses. Correct. Ang tanong, bakit kulang? Yan. Kasi nga, marami po sa mga doctor and nurses natin, ayaw manilang umalis, nauubligang umalis sa bansa natin para maghanap ng maayos-ayos na sweldo at makikita nila sa labas ng bansa. Eh kung yung gobyerno natin, yun ang una natin tinitignan. Kami po ay hindi nagmamadali. Gusto namin makita unti-unti yung progress kasi wala naman po talagang one click sa bansa natin. Nasa gitna tayo ng matinding krisis. Mm-hmm. Pero ang point lang po namin, sana makita namin sa program ng gobyerno mismo, through legislation, etc. and so on and so forth, direct utos sa Malacanang na yung mga policy ay pa-improve sa manggagawa. Mm-hmm. Hindi yung parang mga band-aid solution na pinagtatakpan lang yung matagal na problema kasi someday, paulit-ulit lang tayo ng problema, hindi tayo nakaka-resolve. Alam mo, Jerome, natumbok mo. Iba't ibang bayani, iba't ibang rason kung bakit nga sila tinuturing na bayani. Pag pinagkumpul-kumpul mo yan, diba, parang na-dilute mo na din. Diba? Parang linusaw mo na din kung ano yung kahalagahan nila sa ating kasaysayan. And dito na nga tayo, nalulunod na nga tayo dahil hindi natin alam kung alin sa kasaysayan ang importanteng malaman natin dito sa ating kasalukuyan, hindi ba? Pagkatapos pagkukumpulin pa, edi mas lalong nalusaw. Di ba? Tama po kayo. Dapat nga po yan, dapat nga po yan, ikinukontinue natin through education sa mga next generations para malaman ng mga kabataan ngayon ano ba yung naging kontribusyon ng mga bayani natin dun sa pagiging mga Pilipino natin at sa maraming bagay. Tsaka inihilera mo lang ang holiday sa walang pasok. Hindi na tayo pumunta dun sa bakit nga ba holiday ito? Yes, at bakit nga ba importante ito? So para bang yung solusyon, ginagawa nilang, sabi mo nga Jerome, ginagawa nilang one click na hindi naman dapat. At wala naman, parang walang pundasyon. Yes po. Oo, parang kulang. Ako tanungin ko si... dapat silang mag-increase ng productivity, hindi tanungin tayo. Tanungin ko si ka, Jerome, kung papagpipiliin ka na kung ano yung holiday na gusto mong mawala sa kalendaryo natin, anong holiday yan? Mahirap naman. Mahirap po, no? Medyo mahirap, no, na ano yung gusto nating mawala. Kasi po, kahit naman medyo hindi natin masyadong gusto yung mga ilang holidays, but then again, may mga kababayan tayo na nire-respeto at kinikilala yan. Kaya, siyempre, kami naman po, bagaman merong kaming best choice, pero para po sa interes ng ating mga kababayan na gusto ang lahat ng holidays, kami po ay wala kaming pipiliin kung hindi i-recognize yung mga holidays na yan. But then, again, i-address nga po yung matagal na problema ng ating mga manggagawa, both public and private. Okay. Di ba sa US, hindi naman holiday ang Christmas? May pasok ang mga tao doon, di ba, pag Christmas?
Ganun may po ba? Pasok ba kami dati? Hindi, kay, kayo kasi mga Pinoy kayo, hindi kayo pumapasok. May mga puti pumapasok yun. Walang Christmas sa kanila. Ay, hindi, meron. Pag Christmas morning, ang importante sa kanila, tsaka Thanksgiving, Memorial yung Day weekend. Yung pinaka-importante, tsaka yung July 4, di ba? Fourth of July. Tsaka Memorial Day. Oh, kaya nga, ano sa mga holiday ang sa tingin mo, Jerome, na pwede nating tanggalin? talaga pong meron tatanggalin ah. Pero alam mo kasi, ano din yan eh. Mahirap din kasing... Ano po si Kat? Mahirap din kasing isipin na ang holiday basta walang pasok, menos productivity. Mm-hmm. Pero hindi rin natin nakikita yung cultural aspect nito. Mm-hmm. Kasi tayo nga, mga Pinoy, gustong-gusto natin magkakasama tayo, magpapamilya, hindi ba? So panahon na meron ka pang oras na i-Google sa pamilya. Oo. So, may ganun din kasi. Hindi mo lang siya basta sabihin, okay, productivity, dun lang tayo nakatuon. Hindi lang din ganun eh. Sige, mamaya, yung sa side naman ng mga employer tayo, magtatanong. Teka, ikaw partner, meron ka bang gustong mawala? Na holiday? Ako gusto ko magka-holiday. Sa akin kasi, ka Jerome, kami dalawa ni partner Casey, wala naman kami holiday. Dahil nga, ang balita eh, hindi po nag-holiday. Doon sa kabilang himpilan, hindi natutulog ang balita. Kami hindi nag-holiday ang balita. Wow. Naiintindihan po namin 'yan na ano na talagang lagi kayong kailangan ng ating mga kababayan para maghatid ng totoong mga impormasyon. Yeah. Kaya grabe po yung inyong sakripisyo pagdating sa ano. Bahagi na ho ng holiday. Bahagi na ho ng trabaho 'yun eh. Hindi na ho sakripisyo tingin namin. Wala na nga sa ulirat namin na holiday eh. Basta autopilot na kami, ganoon. Basta may pasok. Anyway, sige. So anyway, Kat Jerome, thank you so much ha, sa iyong pananaw at sana nga po mabigyan din ng kaukulang pansin din yung inyong punto de vista kapag talagang seryosong tatalakayin na ito sa Senado, no? Opo, opo. Okay. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. Salamat. Happy holiday. Happy holiday po. Happy holiday. Bye-bye. Bye-bye. Yan po si Kat Jerome Adonis, SecGen po ng Kilusang Mayo 1 o KMU. Ah, di ba? Happy holiday kayo dyan. Ang holiday. Kasi nga po eh. Medyo kulang ng ano eh. Alam mo. Productivity. Ay nalang. Meron kasing di ho ba naalala nyo na pinauso ho ata ito ng Administrasyong Gloria Arroyo. Eh. Yeah. Holiday economics. No? Ang ibig sabihin nun, kapag kunwari meron pong holiday na medyo alanganin yung kanyang petsa, nasa kalagitnaan ng linggo, inuurong yung holiday. Ha? At dinidikit sa weekend para tuloy-tuloy yung pahinga ng mga manggagawa. So, ang tawag nila, holiday economics, dahil bibigyan daw ng pagkakataon yung mga Pilipinong magre-relax, na makapamasyal at gagastos. Yan. Yung pera nila, yun daw ang magpapalago sa ekonomiya natin. Partner. Noong mga panahong may panggastos. Ngayon, ala, ang underemployment nga natin tumataas kasi hindi na kaya ng inflation. Isang trabaho. Inflation tumaas, mga kaserbisyo, di ba? Kalalabas lang ng datos ng inflation eh. Ngayon, speaking of which, inflation tumaas. GDP lumago daw. Kaya lang nga, mararamdaman ho kaya yun ng karaniwang tao na Pilipino na lumago ang ekonomiya kung ang sa tingin nila ay mas masyadong mahal na ang bilihin, di ba? Lahat nagmahal. Tubig, kuryente, pamasahe, grocery, ano pa, gasolina. Diba? Pero next week, malaki yung rollback. So okay lang. Medyo akyat baba ang gasolina. Pero everything else, pataas, partner. Nung lumabas yung balita, partner, may kausap ako nun eh. Lumabas yung balita na lumakas daw ang ekonomiya, hindi ba? Yes. Was that last week or early this week? Mm. Sabi nung kausap ko, bakit sila alam nila yun? Bakit ako hindi ko naramdaman? Kaya nga eh. So, para sa akin, merong disconnect, di ba, na malaman natin na lumago daw ang ekonomiya, pero doon sa karaniwang Pilipino, yung paglago, parang lumalago yung gastos, hindi ho yung kita. Katulad niyan, sinabi nga po ni Kat Jerome, sana nga daw, pas pagandahin pa yung sweldo, di ba, ng uring manggagawa, kahirap-hirap nga po dahil nga yung legislated wage increase hindi maipasa-pasa eh. Magkano hinihingi nila na legislated increase? Merong umaabot ng parang 700. May 750. Lagpas 1,000. Yes. Kasi nga, sa tingin nila, yun ang talagang antas ng sweldo na makabubuhay sa iyo at sa iyong pamilya. Oh. Ngayon, malago ang ekonomiya.
pero yung sweldo mo hindi naman tumataas. O paano? Eh kaya nga eh, medyo may disconnect nga, sabi ko, dun sa mga datos na yon. So ang solusyon, mag-holiday. Mag-holiday na lang. Bigla, magagalit yung susunod na makakausap natin yan ba? Aray ko. Anyways, so kami po ni Partner Casey ang magbibigay daan lamang po muna sa ilang po mga mahalagang mensahe. At sa amin po pagbabalik ay makikibalita po muna tayo sa ating mga napakasisipag na mga kaserbisyo reporters. Magbabalik po kami sa ilang sandali po lamang dito pa rin sa Issue Spotted! 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 Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issues Spotted. Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issues Spotted. Six o two na po ng gabi, mga kaserbisyo. Nagbabalik po ang Tabalang Karton, Carmina and Tony. Dito pa rin po sa Issue Spotted. Kakan entering Tony Velasquez. Partners. Carmina Constantino, Tony's Constant Casey. Grabe. Oh, grabe. Yeah, this is my Friday voice. Akala ko nag-holiday ka na eh. Oh, in my head. In your head, the holiday mode ka na. Ito ha. Hindi po nag-holiday ang mga ito dahil sila ay patuloy na nangangalap pa rin na ibabalita sa atin ang ating mga kaserbisyo reporters. Mga desisyon at mga mahalagang anunsyo ng Korte Suprema, ililimbag talaga naman kabigat no salita. Ililimbag. Ililimbag? Yung ba yung ililimbag? Yung ba yung pag nagkahod ka den, ng... Den, iba pala yan. Sorry. Magagalit sa akin yung tagapagsalita ng... ng Korte Suprema, ang kanilang bagong Public Information Officer. Si nagsabalita at nagseservisyo, si Christian Yosores. Christian! Tony at Casey, sisimulan ng ilimbag ng Korte Suprema sa wikang Filipino ang mga ilang malalaking desisyon at mahalagang press releases o anunsyo ng kataas-taasang hukuman. Isa ito sa unang hakbang na ginawa ng bagong hepe ng Communications Bureau ng Supreme Court na pinamumunuan ni Attorney Mike Navalio. Sa kanyang post social media platform na X, sinabi ni Navalio na ikinonsidera ng Supreme Court na gamitin na ang parehong wikang Filipino at Ingles sa paglalabas ng mga desisyon at ipapambalita o anunsyo upang mas madaling maintindihan ng publiko. Ikinokonsidera na anya nila ang paglilimbag ng mga desisyon at mga anunsyo sa iba pang lokal na lingwahe. Si Navalio ay dating mamamahayag at formal na naitalaga noong August 6 bilang bagong Chief Communication Officer ng Supreme Court. Kaserbisyo mo sa Korte Suprema, Christian Yosores para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Lubos na pasasalamat sa iyo, Christian Yosores. Bilang buwan ng wika. Grabe. Diba? Maraming salamat, Christian Yosores. Underemployment sa bansa, dapat ding tutukan ayon sa isang senador, nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado, si Ginoong Robert Mano. Go ahead, Robert. Pinatututukan ni Senator Jovel Villanueva sa pamahalaan ang pagtaas ng bilang ng underemployment sa bansa bagamat may pagbabasa bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Tinukoy ni Villanueva na ang patuloy na pagtaas ng underemployment ay indikasyon na patuloy din ang job skills mismatch at kawalan ng kalidad ng trabaho sa bansa. Dahil sa problemang ito, muli namang nananawagan ng mambabatas sa mga kapwa mambabatas na aprubahan na ang Senate Bill 2587 o ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act na tutugon sa problema sa job skills mismatch sa mga manggagawa. Kabilang sa panukalang ito, ang priority measure ng administrasyon na layong palakasin ang skills ng ating mga workforce sa pamamagitan naman ng pagsasanay, apprenticeship at upskilling. Kaserbisyo mo sa Senado Robert Mano para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat Robert Mano. At ito pa, friendly fire, iniimbestigahang anggulo ng PNP sa pagkamatay ng isang pulis sa Angeles City. Nagbabalita at nagseservisyo si Tricia Lindo. Tricia. Casey at Tony, patuloy na tinitingnan ng Philippine National Police kung friendly fire nga ba ang ikinasawi ng isang pulis sa isang rescue operation na nauwi sa Barilan noong Sabado sa Angeles City sa Pampanga. Nagpaabot ng simpatya si PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nagluluksang pamilya ng nasawing pulis at nangakong papanagutin ang mga salarin sa insidente. Bukod sa pinansal na tulong ay tumanggap rin kamakailan ng medalya ng kadakilaan ang dalawang pulis mula sa PNP. Nasawi si Police Staff Sergeant Nelson Santiago habang sugatan ang isa pang pulis sa ikinasang PNP Anti-Kidnapping Group para iligtas ang edinukot
na dalawang Chinese na babae. Kaserbiso mo sa Maynila, Trish Salindo para sa Teleradyo Serbiso at Radyo 630. Maraming salamat, Trisha Lindo with Echo! Kaserbiso! Balita! 6:06 na po ng gabi mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa bago po tayo pumunta sa ating susunod na panauhin. Gusto ko lamang mabanggit, no? Yung termino kasing friendly fire. Eh yun ang ginagamit usually ng mga tropang Amerikano. Lalo na nung panahon ng Vietnam War, ha, na kusa na lang silang kumbaga niraratrat ng kanila mga helicopter, kunwari, no, yung ilang mga komunidad, di ba, na sa kaakala nila ay nagtatago doon yung mga Vietcong, eh yung pala ay may mga tropang Amerikano na nandoon sa palipaligid noon, yun yung mga tinatamaan nila, so nagiging tawag nila friendly fire. Ang nakabaril sa kanila kapwa. Sundalo nila. Yes. Eh doon ako magtataka sa report ni Trisha Lindo. Gaano ka dilim ba yung lugar na yan at mapapi-friendly fire mo yung mga kasama mong pulis? Sobra bang indiscriminate? Sobra bang sabog-sabog kung nasan sila na hindi mo alam kung... Hindi mo na inaasinta yung baril mo? Basta putok ka lang ng putok? Ganun ba yun? Anong klaseng operasyon ba yan at diba? Marami ba sila doon? Friendly fire kasi maisip ko pa kung talagang medyo limited visibility. Correct. Or talagang ang tawag dito malayo yung target mo at hindi mo alam na meron palang mga friendly forces doon sa lugar na binagsaka mo ng bomba, yung mga tipong ganun. At saka kung may ganyang operasyon, hindi ba may pagpaplano yan? Oh, natural. Bago. Di ba? Kung saan kayo kikilo, saan kayo pepuesto. Saan ka lulugar. Pero ito ba eh, parang friendly fire kuno, di ba? Eh dahil lang sinasabi, iniimbestigahan, daw, kidnapping. Eh baka mamaya dyan, naangulo dyan eh, yung palang mga bumaril sa kanila, ikasabwat pala doon sa kidnapper. Or at the very least, sabog yung operasyon. Na hindi naplano ng mabuti. Oh. Ay nako, hindi madadaan sa holiday yan, partner, kapag kulang ng pagpaplano, ha? Oo, dahil holiday pa rin, pinag-uusapan namin ni partner Casey. Kanina, nakausap natin, taga KMU, Kilusang Mayo Uno. Ngayon naman, kukunin natin ng panig ng mga employers group sa Employers Confederation of the Philippines kung makakabuti nga po ba sa kanila pong mga negosyo, sa kanila pong pagpapatakbo ng kanilang mga businesses, ang pagbabawas po sa mga holiday sa ating bansa. Mga sa linya po na ating telepono, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines, si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Magandang gabi po sa iyo. Sir, hello. Hi, hello. Yeah. Tony and Casey. Hi. Kamusta po? Ay, nako, parang ngayon, parang napagdidiskitahan naman ngayon yung mga sobrang dami daw na holiday. At yun na daw ang nakakapagpabawas daw sa productivity na ating pong mga manggagawa. Do you agree or disagree? Spin a win! Well, actually, every year halos, pagka meron Philippine Chamber of Commerce, nasasama lagi sa recommendation yung to rationalize yung holidays natin, ano? Alam mo, I have to verify it, but I understand. We have the most 20 or 22 yata yung holidays natin. We have the wala most? Pa rin yung mga additional, O yung local holidays. Pinakamarami tayo holidays buong mundo. Sayang. Yung national holidays, pinakamarami tayo. Wala pa kasi yung mga calamities natin. Wala pa kasi yung time by time. Bigla na lang magkakaroon ng holidays na nagugula tayo. Napakarami. At hindi productivity na empleyado pinag-uusapan dito. What is? Productivity ng kumpanya. Ah, okay. Kumpanya. And that is why, one of the things, pagka may mga kausap kami mga ibang mga investors, nagugulat sila pag sinabi mong ganong karami holidays natin dito sa Pilipinas. Dahil sa kanila, yung mga pito, noong araw, 10 lang yata yung holidays natin. Pero dati. Nadagdagan. Pasko at New Year lang. Limited yan. Ngayon, basta meron dumating na bagong ethnic group, bagong grupo, may mga party list na meron sila itutulak. Although daan-daan yung mga
local holidays, ha? Yes, yes. Maraming local holidays. Ang sinasabi namin, bakit kung kailangan i-celebrate mo, bakit kailangan pang gawin mong non-working holidays at pipilitin mo yung kumpanya magbayad? Ang mga investors, hindi naman nagtatrabaho para magbayad ng holidays. At hindi yan ang sagot para dumami ang kita ng empleyado. Dahil ang totoo, meron mga umaanong grupo riyan dahil yung mga empleyado nila, mga regular workers, pero napakarami nating yung mga no work, no pay na empleyado, lalo din sa mga construction. Yes. Pag nag-holidays, wala kita yan. Opo, oo. At kasama rin dyan, yung mga aligned industries, yung chain, like yung mga transportasyon, pag-holiday, wala kita. Bawas pasahero. Yung mga iba services na bakante, mababa kita. So, alang rason, kung gusto natin pagdiwang, kilalanin, making them holidays is not the answer. Yeah. Kung pwede natin gawin sa eskwelahan niya, pwede natin gawin mga dokumentaryan, ipalabas, ipagdiwang, mag-declare mo holiday. Pero mungkin naman yung non-working holiday kasi nakaka-apekto sa competitiveness ng mga kumpanya. Nawala na ho ba yung saysay ng konsepto ng holiday economics dito sa bagay na ito? Well, actually, napulot natin yan. Meron mga bayan, although kung konti ng holiday sila, pag naglalagay sila ng holiday, tinataon nila sa Monday. On a Monday? Yung bayan dito, nilalagay sa Monday, doon natin napulot yan. Pero yung mga economic holiday, sa totoo lang, yun naman mga dinideclare mo holiday, hindi naman nagpupunta sa mga resort yan . Nagmo-mauling lang yan . Oh, gumagastos. Hindi naman kayang magbakasyon ng mga, yun naman mga kayang magbakasyon ng kahit na di holiday, magbakasyon naman yan. Actually, hindi rin. Actually, hindi rin. No. Kasi sa panahon ngayon, kapag may libre kang oras, anong ginagawa mo? Ginagawa mo yung mga hindi mo nagagawa. Totoo yun. Kapag totoo yun. Dahil nga nagtatrabaho ka. Ano yun? Maglaba. So, maglinis ng bahay. Magkumpuni ng bahay. Spend time with your family. Not necessarily na gumastos at lumabas, ha? Okay. Pero yung mga responsibilidad na hindi mo magawa dahil nga kayod ka ng kayod, yun lang dun mo rin nagagawa. Kasi nga, wala ka rin naman panggastos sa taas ng bilihin ngayon. Hindi ba, Sir Sergio? So, tingin mo, magiging successful pagbabawas sa mga holiday kung ito ay talakayin sa Senado? Palagay ko, because it makes sense . How can we be exceptional na pinakamarami tayong holidays? Alam mo kung tutuusin mo, sa isang taon, 365 days, yung sa mga office worker, 52 days, 52 Saturdays, 52 Sundays. Yeah. Ala na yun. Yeah. Meron 15 days na normally ang mga kumpanya, 15 days vacation leave. Sick leave, 15 days vacation leave. I-add mo yun. Ina na yun. Yeah. Tapos meron tayo ng mga 21 holidays set, i-add mo yun. Tapos pag kami mga calamity, i-add mo yun. Mga exceptional cases. Lumalabas sa mga 160 . Ang non-working days. Yung sa out of 365 days, yun yung nakataya ka agad na walang paso. Kaya nga, pinag-usapan natin, lalaki ha, pagka babae, iyado pa yung, hindi naman lahat. May maternity leave. 105 to 120 days. Tsaka may menstrual leave pa ata, di ba? Mother woman leave, 10 days. Meron pa di clinical leave na 60 days. Pag inado, iyan mo lahat yan, aabot ang 360 days. Pagka in-apply na. Pero that hindi. That is why, hindi naman lahat yan. Sinasabi lang namin, we have the propensity to do these holidays. Palagay ko naman na lahat sa mga stila yan . Sa banya naman, yung mga habit na Hiling mag-siesta. Siesta.
Hindi natin nakuha. Alam mo kasi yung holidays, nag-umpisa ng araw yan sa mga religious ano, yung so that they can do yes. their ano. Kunti lang yun. Hindi mo pwede tagalin yung religious holiday. Hindi. Good Friday. Talaga mo. Pero alam nyo, Sir Serio, siguro hindi na natin to pag-uusapan pa. May kung, punto rin kasi si Kaja Rome kanina eh. Ng KMU. Kung yung ibang... parang hindi na to magiging issue kung halimbawa yung ibang mga services eh nasa ayos. Halimbawa na lamang, hindi ka pa nga nakakarating sa trabaho mo, pagod ka na. Diba? Parang 50% na lang siguro ng enerhiya mo ang natitira dahil nakikipagsapalaran ka sa paghanap ng masasakyan. Hindi ba? Parang kumbaga, imbis na happy kang papasok at buong-buo ka yung pagkatao ka mo, kalbaryo ka agad eh. Pagdadaanan mo yung kalye, mahal yung transportasyon, hindi ba? Siyempre, sinasabi din nila, hindi sapat yung kinikita nila. Kinikita, kaya nga tumataas yung underemployment rate natin. Totoo yan. Hindi naman kami. Talaga, mataas ang bilihin dito, mataas ang halo, wala tayo subsidy sa fuel. Kaya yung sweldo natin, although pinakamataas ang minimum wage sa atin sa region, pinakamataas ang bilihin natin. Hindi ba? Meron kang mataas na kita, napupunta lahat, lumalabas lahat. O sige, tanong ko kanina kay Kaji Rome, tatanungin ko din sa inyo. Kung papipiliin kayo bilang pagbabawang sa holiday, kung anong holiday ang gusto nyo matanggal, anong holiday po yon? Spin away! Ay, pag nabili ako, sasabihin ko na lang kung di gusto kong matira. Matalino. Iwas po, soy. Christmas. Yung New Year. Good Friday. Yung All Saints Day. Okay. Yung National Heroes Day. Okay. Tsaka yung whatever. Basta huwag na lang sumobra sa sampo. Wag sumobra sa sampo. Sa holiday, pero wag non-working. Halimbawa, yung mga Muslim holiday. Yeah. Hindi naman natin alam. Pagdiwari lang sa Mindanao, kagaya halimbawa yung, hindi ko naman sinasawa, yung sa 21. Mag-holiday, wala naman nakakaalam kung ano yun Sa August 21. Lalo yung mga bata, nakikipalita, yung mga Muslim holiday, ano lang ang pangalan nitong holiday na ito? Ganun lang tanungan Tapos yung, yun lang sinasabi ko. Pwede lang bang ipagdiwang yan, kilalanin yan, at sa ibang paraan. Okay. Huwag lang yung naging uncompetitive yung ating negosyo. Alam mo, with all the effort we try to get, tumataas yung natin, yung investment. Kulela tayo dito sa Asia. Kulela tayo. Pinakamababa po mapasok sa atin yung investment. Pero hindi lang yun dahil sa holiday dahil natin. Sa holiday, dami pang problema dyan. Sinasabi ko lang, of course. Productivity, yes. that is one of the reasons. Yes. Kasama na rin yung ease of doing business, kasama na rin yung rapid corruption na hindi natin susolve pa lahat. Taas ng presyo ng kuryente. Kaya tayo pagkuha ng investment. Tsaka wala ang investor na gustong magnegosyo dito kung malulubog lang sa baha yung kanyang totoo. Puro baha lang matatamo niya. Ako nga, medyo honorary consul general ako na isang basta. Oh. Pero ang isa, pagka nakakausap ko yung mga nire-represent ko, sa traffic pa lang. Traffic? Kaya gusto ko sana ipakiusap pala. Napakasama naman at dating natin sa foreigner. Yeah. Nakikipagbulo sa ano yung mga diplomas. Pwede ba yung mga diplomas? Patakali naman natin sa past date pala. Hindi. At hindi naman tayo nababalit. Di ba balita-balit tayo yung interview yung isang ano? How long have you been in the Philippines? I have been in Forbes Park for about 7 months and 3 months in EDSA. Aray ko. Yun ang ano, you want to increase productivity? Hindi ba? Ilang man-hours ang nawawala dahil nandyan ka sa traffic? Stuck in traffic. Yes, diba? Yes. Palagay ko yung holiday medyo hindi muna priority dyan. Ang dami pa Napakaliit na bagay para
pagtagahan. Yeah. Pagdiskitahan. Pero in principle, dapat naman talaga irrationalize yan. Bakit pa masak lagi pagkakulang lang kita Pero isang tabi na siguro muna yan at i-focus muna nga dun sa mga mas mahalagang palakasin para nga kaakibat ng productivity. Yeah, diba? Yeah. Like yun nga. Yung totoo yun. Better services. Yun. Pero, alam mo, taon-taon, nagkami yung mga conferences, lagi lumalabas yan eh. Conferences? Yung mga conferences sa mga business, okay. Lumalabas lagi sa recommendation niya, rationalize the holiday. Yeah, because it affects your bottom line. It affects competitiveness natin pag kinumpir sa mga countries. Pero mas marami pa kasing mga ibang bagay at hindi lang yun. Totoo, di ba? Marami mas mahalagang bagay kaysa yan. So, at least naalaman na natin kay Sir Sergio ha, kung ano yung mga holiday na gusto niyang i-retain. Gusto niyang matira. Gusto niyang ma-retain. At mayroong ilang mga holiday na gusto niyo, medyo ano na lang, regional. Kumbaga, yung paggunita. No? Depende sa anyo nung holiday, mayroong na mas nababagay sa ibang rehiyon na lamang dun gunitain. Tama ho? Tama yan. Alright, sige. So, mayroong holiday na hindi dapat non-working. Mm-hmm. Ha? May holiday na pwedeng regional na lang at wag national para ma-rationalize. Kasi ganoon naman ang ibig sabihin ng to rationalize. Di ba? Ilagay sa tama. Okay. Mm-hmm. Sige. Anyway, so, kaseryo, kayo, kailan ba ang susunod niyong holiday? Aba, edi sa 21. Aray ka. Yung pinakamalapit. Ano naman pong plano ninyo? Magkukumpunahiw ba kayo ng bahay? Hindi ko alam kung ano ba kayo 21 kung gagawin nyo. Ha? Meron ho ba kayong labahin dyan na natambak? Baka meron. Hoy, kailangan ko mag-exercise. Exercise. Mag-golf ako. Ay, very good. Very good. Sarap ng holiday. hindi ano yun. Hindi fun yun. It really needed by my body. Ah, that's what you say. Yun ang rationalization ninyo. Tama. Depende yung rationalization ko nung araw nung nag-gerinyo ako. Pero lumayin ito ako. Hindi lang ako piloso. Ito talaga kailangan ko. Kailangan mo na talaga. Okay. Sige. Okay. Sige po, Sir Sergio. Enjoy your holiday. Salamat po. Ingat. I always enjoy your interview. Apo, salamat din po sa iyong oras. Thank you so much. Happy holiday. Si Sergio Ortiz Luis Jr. ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Nako. Siya na mismo nagsabi Hindi siya priority ngayon. Wag na yun. Marami nga ibang bagay na pwede pong makapagpalago ng productivity. Dapat nga sana mas madaling makapasok sa trabaho yung mga manggagawa. Di ba? Naku, minit yung ulo ko. Kaya ako na ng holiday. mas ligtas yung kanilang dinaraanan. Papunta sa trabaho, di ba? Hindi lulusong sa bahat, malileptop pa. Ayan. May mga tipong ganun. I need a holiday from this. Ayan na. Nagpaparamdam na, oh. Partner, oh. Grabe, oh. Ay, nako. The KC holiday po ito. Anyway, so bago po tayo magtapos, sa Friday, may oras po tayong bumati sa mga magbe-birthday today. Happy birthday si Henyo Baltimore. Kay Kiel Dimaano. Si Myra Guevara. Rinel Frias. At si Miru Maurer. Oy, dumaan ang birthday ni Nico Bagsik. Hindi nyo na bate, ah. Oy, kayo, ha? Nico Bagsik, nag-birthday ng isang... Tama ang kayo ng Bagsik dyan. Birthday ni Nico Bagsik nung nakaraan. Ay, birthday, Nick. Pati si Trisha, birthday din. Today? Aba! Oh, happy birthday, Trisha Lindo. Ay, hinabi na Trisha, happy birthday. Gutom tapos na ako. Si Louie Basco, lagi nagtitweet na nakikinig daw siya sa atin, partner. Parati siyang nasa biyahe. Yes, nakikinig sana ay makarating ka ng safe sa iyong paroroon. Yes, oo. Tapos usually yung mga nakikinig sa atin, si Kabalenso, si Mugasmin, saka si Kuya Joey Papa, mga nakikinig din niya sa atin. Pati daw si Chiang Ami, ha, habang siya ipauwi. Talaga? Sakay ng kanyang beautiful at matipid na electric vehicle. Alin doon? Marami yan eh. Aray ka. Dami yan eh. Chiang Ami! Hi, Chiang. I miss you, ingat, BL. Ingat-ingat sa biyahe. Thank you so much, mga Arthur Bishop. Kami po isinamahan nyo nitong buong linggo. Magkikita po tayo next week kahit po holiday. Tama ba?
Hindi pa next week. O, sige. Walang holiday next week, ha? Pasok alam po kami. Eh. Pasok po. Pasok po kami ni partner Casey sa Lunes. Thank you so much. Kakanin to ring Tony Velasquez. Constant Casey, Carmina Constantino Torres po hanggang Lunes. Ingat-ingat po kayo mga kaservisyo. Susunod na ang TV Patrol. Ingat po kayo mga kaservisyo. Enjoy your weekend and good night. Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Issue Spotted. Para sa more unboxing ng isyu ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.